po sa inyong lahat, sa mga bagong pasok po sa aking channel at hindi po nakakilala sa akin. Ako po si Mary at kung hindi po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag na po kayong mahiya na pindutin ang subscribe button. Isama niyo na rin po ang bell button para po lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos na i-upload. Ang inyo pong subscription ay makakatulong ng malaki sa pag-grow po ng aking channel, kaya please, don't forget. Ang video po na ating gagawin ngayon ay may title na What Lessons Has Coronavirus Taught Us? Dahil po hindi po ako magaling sa English, mas minabuti ko po na explain na lamang ito sa Tagalog dahil nahihirapan po talaga akong mag-English. Meron po akong natutunan na aral na isinulat ko dito po sa aking notebook. At ito po ay ibabahagi ko sa inyo. Number one po, napakalaga ng ating kalusugan. Kung mas bibigyan po natin ngayon ng prioridad ang ating kalusugan, ay maiiwasan po natin ang pagkakasakit. Ang pagkakasakit po ang number one na kinatatakutan ngayon sa panahon ng pandemic. Mabuti po na kumain po tayo ng masustansyang pagkain at matulog sa tamang oras. Matulog ng 8 oras araw-araw, mag-ehersisyo, uminom ng vitamins at makinig po tayo lagi sa sinasabi po ng mga manggagamot o ng ating doktor para na rin po sa ating kalusugan. Ang ikalawa, oras, panahon. Pinakamahalaga ang oras natin sa ating pamilya. Lahat ng mga nakaraan na ay hindi na po natin pwedeng balikan pa. Lalo na po kung ang oras natin sa ating pamilya ay lagi pong napapabayaan. Mapapansin niyo po na sa panahon ngayon ng pandemya, may mga pamilyang pinaghiwa-hiwalay at may mga pamilyang pinagsasama-sama. Hindi po natin alam kung ano po ang plano ng ating may kapal, pero dito pa lang po, marami po kayong maiisip at matututunan. Tayo po madalas, tayong mga magulang, mas ginugugol natin ang panahon sa ating pagkatrabaho kaysa sa ating mga anak. Hindi natin alam na tumatakbo ang oras, magigising na lang tayo isang araw na malalaki na sila, at tayo na ang maghahabol sa mga oras na hinahabol nila sa atin noon. Kaya mabuti rin po na bigyan natin ng oras ang ating mga anak. Napakaganda po na magkaroon po tayo ng mga alaala kasama ng ating pamilya para po sa ating pagtanda, hindi po tayo malulungkot. Ang hirap naman po na ang alaala mo lang naalala sa iyong pagtanda ay ang iyong pagtatrabaho. Sa panahong ito po natin natuklasan din na mahalaga po talaga ang magtipid. Meron po tayong kasabihan na you only live once, pero po, kailangan din po natin ng pera sa ating bulsa. Kaya nga po nang nangyayari ngayon, kung wala kang hawak na pera, mahirap po. Lalo na po yung mga katulad namin na nandito po sa ibang bansa, napakahirap po na wala kang madudukot. Dahil dito po, kanya-kanyang buhay, at kung wala kang kamag-anak o kapamilya, ikaw ang bahala sa sarili mong buhay, kanya-kanya po dito. Bahala kang dumiskarte. Kaya importante din po na meron din po tayong tinago na pera para po sa ating sarili. Sa panahong ito po, ngayon po natin nalaman kung gaano kahalaga o kaimportante ang trabaho ng isang basurero. Malamang po, marami po sa ating mga karamihan po, hindi ko naman po nila lahat, na ang tingin po sa kanila ay napakababa. Dahil kesyo wala daw pinag-aralan, kaya hanggang doon na lang ang nangyari sa kanilang buhay. Pero ito po ay patunay na ang Diyos ay marunong, na ang mababa ay kanyang inilalagay sa itaas. Ngayon po, kung inyo pong pagmamasdan, sino po ang nasa bahay? Yung mga nakatapos ng kolehiyo, nasa loob ng bahay. Pero sila, andun sila, patuloy nagtatrabaho at naglilingkod po sa ating bayan. Naglilingkod po sila ng ating mga kalat.
Patunay lamang po na isa po sila sa mahalagang tao dito po sa ating lipunan. Sobrang halaga ng mga may profesyon gaya ng doktor, nurse, pulis, sundalo at kung sino-sino pa po ng mga volunteers na naglilingkod po sa ating bayan. Mga mayors, lahat po ng mga may katungkulan po sa ating bayan na gumagana po ng kanilang tungkulin, lalong-lalo na po sa panahong ito na sila ay kailangan-kailangan ng kanilang mga bayan. Sila po ang pangunahing sumasagasa at nakikiharap sa lahat po ng mga apektado ng coronavirus disease 2019. Kaya, taos-puso po tayong magpasalamat sa kanila. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Saludo po kami sa inyo at salamat po sa inyong paglilingkod. Ang pang-anim po ay napakahalaga po na sumunod po tayo sa ating mga protocols. Dahil ito po ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Huwag na pong matigas ang ating mga ulo. Napakahirap po mabuhay ng hindi po sumusunod sa utos ng ating mga namumuno. Dahil ang mga namumuno po, ang naglagay po diyan ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya dapat lamang po na atin po silang sundin para din naman po sa atin ang kanilang ginagawa. Gaya nga po ng kung wala naman po tayong gagawing importante sa labas, maaari pong manatili na lamang po tayo sa ating mga tahanan para po din sa ating kaligtasan. At dahil medyo kulang po tayo ng ilang minuto para sa 8 minutes na video, may babasahin po ako sa inyong magandang Bible verse galing po sa Awit 28:1-9. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana'y iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama na pawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Parusahan mo sila sa kanilang ginagawa pagkat mga gawa nila'y pawang masasama. Parusa sa kanila'y iyong igawad, ibigay sa kanila ang hatol na dapat. Mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin, mabubuti niyang gawa'y ayaw intindihin, kaya't sila'y kanyang pupuksain at hindi na muling pababangunin. Si Yahweh ay dapat purihin, dininig niya ang aking mga daing, si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya, sa awit'y pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan, siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan, ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman tulad ng pastol sa kanyang kawan. Muli po, huwag na po kayong mahihiya na mag-subscribe sa aking channel with bell button para po lagi po kayong updated sa aking mga videos na i-upload. At kung meron po kayong suggestion na gusto nyo pong ipagawa sa aking video, pwede nyo rin po itong i-comment sa baba. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.